So, hi mga beshies! It's me, Alex. So, only and welcome back sa ating YouTube channel. So, very pambahay na naman tayo. Nakapajamas pa ako kasi kagigising ko lang. So, hindi naman kasi ito masyadong ano. Wala naman masyado tong vlog na to or tong video. Ang gagawin ko lang naman for today, share ko lang sa inyo yung about sa Hoton. So, magho-Hoton haul ako ngayon. Sa mga hindi pala familiar kung ano yung Hoton, ang Hoton ay... Ano nga ba yung Hoton? Okay, so ang Hoton ay ang inyong one-stop shop para sa mga kitchenware. So, sa mga kitchen, kung ano-ano pang kailangan. So, sa kanila rin namin binili yung aming tea set. Sa kanila rin kami bumili ng aming food processor, pati yung mga set ng knives. Sa kanila kami bumibili pag may kailangan kami na tungkol sa mga pang-kitchen or may kailangan kayo sa... inyong dining wear or kang ano pa man yan. So, eto, today, iho-haul ko yung binili namin last, parang 2 days ago yata to. Medyo, napabili na kami ng mga kailangan naming palitan dito sa kitchen. Nga pala, meron sila dyang membership. At kapag member ka, bibigyan ka nila ng membership card na kung saan pwede kang magkaroon ng 20% discount on all items na bibilihin mo sa kanila. At makakakuha ka sa kanila ng free gift every month worth 300 pesos. Okay? So, kahit wala kang bibilihin, basta mag-drop ka lang doon at ipakita mo yung card mo na member ka. May makukuha ka sa kanilang gift monthly. Okay? So, umpisahan ko yung new haul ko sa unang-una talagang dahilan kung bakit nagpunta kami doon 2 days ago. Kasi kailangan na namin magpalit ng aming pan. So, kasi yung pan na ginagamit namin before is non-stick rin naman siya. Puro ganun kasi yung set ng mga pans namin. Pero, nag-umpisa na kasi siyang, hindi naman nag-umpisa, matagal na siyang may mga scratches. So, eto yung binili naming pan. It's 28 centimeters. Pan. Ang kagandahan dito, bukod sa non-stick siya, ay hindi siya teflon. So, ano siya, granite, ceramic na siya. So, hindi na to magbabakbak or hindi na. Teka, tatanggalin ko yung... Ayan. So, ganyan siya kaganda. Ayan. Ito rin yung likod niya. Pwede rin siya sa gas stove, pwede sa induction, pwede sa electric stove. So, kahit saan, pwede na to gamitin. At yun yung sinasabi ko, maganda sa kanya, hindi na siya nagbabakbak. Kasi nga pala, kung ang ginagamit nyo ay non-stick pans at nag-umpisa na siyang magkaroon ng scratches and chips, kailangan nyo na siyang palitan. Okay, it's about time na bumili kayo ng bago and I really recommend Hoton. It's worth, ano pala, etong ganito kalaki, nakakahalaga siyang 2,199. So, 2,200 pesos. Ito, 28 inches na to. At hindi na kayo mag-worry na in the long run, magkakaroon siya ng scratches or anything. Basta, ganito na siya. Magagamit mo na siya. Tapos may warranty rin sila doon. Yun din yung tinanong ko. Sabi ko, kung magbabakbak rin ba yan kasi baka coat lang din siya kagaya ng other non-stick pans na mabibili natin sa market. Well, it's not. Yun nga sinabi ko, ceramic and granite coating na din na to. At, sobrang ganda niya. Ayan o. As in, na-in-love talaga ako sa... Ewan ko, bakit into white ako ngayon? Or siguro matagal na rin. Gusto ko yung mga gamit ko talaga medyo white. White na. Ewan ko, very tita na ba? Ganyan. So, ito yung talagang pinunta namin doon. So, napabili na lang din kami ng iba pa. So, first, etong ating pan. And then, next is etong saucepan nila. So, same sila ng materials yata na ginamit dito sa frying pan na ceramic and granite coating na rin siya. So, ito naman ay 1,390 pesos. So, parang 1,400 siya. Ito naman yung itsura niya. 16 centimeters naman tong saucepan na to. Ayan siya. Ito yung itsura niya. Okay. Ayan. Ang ganda niya. As in, maganda talaga siya. So, ito yung likod. So, same lang din. Induction or gas stove, electric stove, ready na tong mga to. Okay. Ayan. To. And tempered glass yung kanilang lid para makasiguradong matibay talaga siya at magtatagal.
Pero I highly recommend ha, kung hindi din naman kayo, ano, mas maganda pa rin yung bumili kayo ng mga cast iron. Kasi cast iron, meron din naman ako dito mga cast iron na pans. Kaya lang nga, minsan kasi hinahanap pa rin natin yung mabilisang pagluluto, ganyan. So, non-stick yung binibili natin. Tapos, bumili na rin pala si Mary ng mga plates. Ito, hindi ko alam kung medium ba to or anong size nito, small or medium. Ito siya. At akagandahan naman dito sa binili namin na to. Kasi meron ka din mga pagpipilian kung ceramic or ano. Ito is opal. Yan. Heat resistant opal glass charger. Yan. So, akagandahan sa opal, mas magaan siya compare sa ceramic na sobrang bigat na talagang mga ngalay ka. Ito, mas magaan siya ng very light. Tapos, microwavable na rin siya. Heat resistant na din siya. And, hindi siya ganun kabilis mabasag. Ayan. Kasi, di ba, pag naguhugas, hindi maiwasan. Yung ceramic kasi, konting ano mo lang, nagkakaroon na ng mga chips yon ng mga basag. Or, mabilis talaga siyang mabasag. Pero, ang opal, hindi. So, mas matibay yung ganito. So, meron tayong 2 pieces ng ganito kaliit na di ko matandaan kung 170 yata to each or basta mga ganun, wala pa siya 200 pesos. Tapos, meron din tayong ganito naman, medyo malalim naman siya. Hindi naman siya bowl, pero basta mas malalim siya kaysa sa plate, pero pwede na rin dito yung mga may soup, ganyan. Ito, alam ko, nasa 230 yata itong ganito. So, meron din tayo niyang 2 pieces. Ayan, parang 230 each yata. Ah, mas malaki pala itong isa kaysa dito. Magkaiba sila ng size. Siyempre, pag magkaiba ng size, magkaiba rin ng price. Ganyan. Tapos, bumili na rin tayo ng mga plates. Papalitan na rin, pinalitan na rin natin yung mga plates natin dito. Kasi, before, ang ginagamit namin yung, hindi ko alam kung anong tawag doon eh, pero, hindi siya ganito. Hindi ganitong klase. So, ito yung bigger version nung una kong pinakita na plate. So, large siguro to. Yan. So, ito naman yung main plate na ginagamit natin. Ano lang to? 250 yata isa. So, meron tayong 4 pieces nito. Yan. Okay. Tatlo lang kami, pero apat yung binili. So, meron tayo dito. Set nitong mga ano natin. Ito, 269. So, 270 pesos ang isa. Meron naman ako nito, pero mas malaki to kaysa dun sa mga ginagamit namin dito sa kitchen. Ayan siya. So, bottle siya ng 4 oils or vinegar or kung ikaw bahala kung anong ilalagay mo. So, dispenser to. Condiments dispenser siya. Na may cotton rin siya. Ganyan mo lang. Tapos, may stopper na din siya. Yun yung maganda sa kanya. So, hindi maglilik yung mga liquids dito kasi basta ganyan. Rubber yung ano. Meron tayo niyang 3 pieces na ganito, na bottles. Na iba-ibang color. May blue. Basta assorted colors to. So, it's only 269 pesos each. Ah, ito yellow naman. Ah, green pala to. Tapos, yung isa ay color violet. Ah, alam niya na pag mga violet. Pero kahit naman hindi oil and vinegar ilagay niyo, pwede. It's up to you kung saan niyo siya gagamitin. Canister. Ayan, may canister tayo dito. Kung mapapansin niyo kasi, mahilig talaga ako sa mga canister. Ito yung mga lalagyanan namin ng mga oats, ng mga kung ano-ano. Marami talaga akong mga ganito. Glass canister kasi is better than plastic talaga. Lalo na kung food yung ilalagay ninyo. Okay? Magkano ba to? 380 pesos. 379 siya. Ito naman yung itsura niya. Ayan. So, glass rin to. Ayan. Ito siya. Ayan. Medyo spacious din naman yung loob niya. Hindi ko lang alam kung gaano karami yung pwede nating ilagay dito. Pero, madalas kasi, di ba, pagandawa, nagbubukas tayo ng mga food na hindi naman natin mauubos. Pag nagstay kasi yun sa plastic or ano, hindi natin nakikip yung freshness. Pero pag nakalagay sila sa mga ganitong glass canister, mas natatagal yung freshness ng food na binubuksan natin. Okay, next ay itong
saucer. So, meron sila iba-ibang klase nito. Merong plain lang na square, meron naman parang dahon, meron parang flower, ganun. So, ito yung pinili ko. 3 pieces na siya. Hindi ko alam, hindi ko makita yung price kung magkano ba to. Wala dito eh. Saka nawawala kasi yung resibo namin. Hindi ko na alam kung nasa na. Medyo malaki to kaysa sa saucer na ginagamit namin before. Glass rin to. Ayan. Hindi ko lang sure kung heat resistant rin ba to or not. Next naman is itong ating spice bottle. Salt and pepper bottle kadalasan kasi ang nilalagay dito salt and pepper. Ayan. So, meron ta. Alam ko meron na ako nito eh. Kasi nakakuha na rin ako ng free na ganito. Diba nga, may gift sila monthly para sa mga members. So, alam ko 3 pairs na yung ganito ko. Tapos, nakakuha tayo sa kanila ng gift. So, binigyan na rin nila tayo ng gift na for the month of October. So, ito yung nakuha nating gift. Hindi ko alam kung for vinegar or for water bottle ba to. So, ganyan siya. Ang cute niya. Ganda. Glass bottle din siya. Yan. Meron din tayo nito. Ito ay pan rack. So, i-assemble mo siya. Made of bamboo. Ito eh. So, gawa siya sa bamboo. Papakita ko na lang dito sa picture kung ano magiging itsura niya pag na-assemble siya or pag inayos na siya. Basta lalagyan to ng mga pans para mas organize yung mga gamit natin sa kitchen. Ito, binigay lang nila sa akin to. Free din. Ayan. Steel wool naman to. So, yun lang. Konti lang pala, no, yung nabili natin from Houghton. Pero, ayun, ay nga pala. Ito palang canister. Tapos, itong bottle. Tapos, itong saucer. At itong ating tatlong condiments bottle na to. Ayan. Ito. Kasama itong itong lahat. Itong mga to. Naka-promo sila for bundle na 1,799 pesos yata kung di ako nagkakamali. Pero, ano lang, while supply lasts lang. So, kung may Houghton na malapit sa inyo, marami naman silang branches. I-check nyo na lang din kung ano yung pinakamalapit na Houghton na store sa inyo. Tapos, puntahan nyo doon kasi makakatipid kayo ng malaki. Madalas silang magkaroon ng mga promos and discounts on selected items. Tapos yun nga, sobrang masusulitan kayo basta magpa-member kayo sa kanila. Okay? So, yun lang para sa video na to. Thank you so much for watching. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para wala kang ma-miss out sa mga videos na ginagawa. Till our next video. Bye!